Hello! Kumusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating aralin? Bago natin umpisahan, narito muna ang mga dapat sundin sa online class. Una, dumalo sa tamang oras ng klase. Pangalawa, maghanap ng maayos at komportableng lugar para sa pag-aaral. Pangatlo, magsuot ng tamang damit o komportableng kasuotan na angkop sa pag-aaral. Pang-apat, panatilihing nakabukas ang video at iwasan ang pagtayo sa oras ng klase. Pang-lima, panatilihing nakapatay ang mikropono. Humingi ng pahintulot sa iyong guro kung may nais sabihin. Pang-anim, igalang ang iyong guro at mga kamag-aral sa lahat ng pagkakataon. Pang-pito, alisin ang mga bagay na maaaring makahadlang o kumuha ng iyong atensyon. Pang-walo, pag-usapan lang ang may kaugnayan sa asignatura. Pang-siyam, ihanda lagi ang sarili sa mga matututunan sa bawat asignatura. Ang panghuli, gumamit ng earphone o headphone upang maiwasan ang ingay sa paligid. Para sa ating pagbabalik-aral, isulat sa sagutang papel ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Mayroon kayong 5 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Pagpapatayo ng mga daan, tulay, poso artesiano at patubig ang isa sa mga programa ni Pangulong Quirino. Pangalawang bilang, inalok ni Pangulong Quirino ng malawakang amnestiya ang lahat ng mga kasapi ng HUC. Dahil sa dami ng mga kalakal na mula sa Estados Unidos, mas malaki ang dolyar na lumalabas sa Pilipinas kaysa sa kinita nito. Ang Manila Pact ay may 8 orihinal na miyembro. Ang National Marketing Corporation Act ay nagtutustos sa mga maliliit na Pilipinong mangangalakal. Handa na ba kayong iwasto ang inyong mga sagot? Kung gayon, narito ang mga tamang sagot. Nakuha ba ninyong lahat? Magaling! Para naman sa gawaing B, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong mga sagutang papel. Una, ano ang layunin ni Pangulong Diosdado P. Macapagal sa kanyang pamumuno sa ating bansa? A. Maitaas ang antas ng pamumuhay ng bansa. B. Matanggal ang sistema ng pangungupahan sa mga lupa. C. Mapaunlad ang mga baryo. D. Mapalakas ang kilusang kooperatiba. Pangalawang bilang, sino ang pangulo na lumagda sa pagpapatibay ng Batas Republika bilang 3,844 noong 8 ng Agosto taong 1963? A. Pangulong Ramon Magsaysay. B. Pangulong Diosdado Macapagal. C. Pangulong Carlos Garcia. D. Pangulong Ferdinand Marcos. Pangatlong bilang, sino ang maimpluwensyang mangangalakal na nakialam sa pamahalaan at napalawak ang kanyang negosyo gamit ang salapi?
A. Jose Diokno, B. Harry Stonehill, C. Bill Gates, D. Henry Ford. Pang-apat, sino ang nagmamay-ari ng Saba at pinaupahan ito sa isang mangangalakal na Ingles noong taong 1877? A. Sultan ng Sulu, B. Sultan ng Holo, C. Sultan ng Cebu, D. Sultan ng Basilan. Para sa panglimang bilang, alin dito ang bansang hindi kasama sa samahang Mafilindo? A. Pilipinas, B. India, C. Indonesia, D. Malaysia. Ngayon naman ay atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Narito ang mga sagot mula bilang isa hanggang ikalimang bilang. Nakuha ba ninyong lahat ang mga tamang sagot? Mahusay! Ngayon naman ay atin nang umpisahan ang ating aralin para sa ikalimang linggo ng pangatlong kwarter. Ating tatalakayin ang mga programang ipinatupad ng mga pangulo tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Kilala nyo ba ang nasa larawan? Tama, siya si dating Pangulong Diosdado P. Macapagal. Ang panunungkulan ni Diosdado P. Macapagal ay nagsimula mula Disyembre 30 taong 1961 hanggang Disyembre 30 taong 1965. Noong 14 ng Nobyembre taong 1961 ay naging pangulo ng bansa si Diosdado P. Macapagal. Layunin ng kanyang administrasyon na maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Kasama rin ang pagbibigay ng mga murang pabahay at pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Nagkaroon naman ng reforma sa lupa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Diosdado P. Macapagal. Noong 8 ng Agosto taong 1963, nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang programa sa lupa na pinagtibay ng Batas Republika bilang 3844. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng mga may-ari ng lupang pansakahan. Nakatakda sa batas na ito ang pagbibigay sa mga walang lupa ng mga lupang pag-aari ng pamahalaan. Inatasan niya ang 12 bayan ng Luzon na isakatuparan ang Kodigo ng Reforma sa Lupang Sakahan o Agricultural Land Reform Code upang masimulan ang pagbabago. Samantala, ibinunyag naman ni Kalihim Jose W. Diokno ng Kagawaran ng Katarungan ang sabuatan ng mga senador, mga kagawad ng gabinete at ilang mga mamamahayag sa isang Amerikanong nagngangalang Harry Stonehill. Si Harry Stonehill ay isang maimpluwensyang mangangalakal na gumamit ng salapi upang makialam sa pamahalaan at mapalawak niya ang kanyang negosyo sa Pilipinas. Nagkaroon din ng mga programang pangkabuhayan. Gumawa ng 5 taong programa si Pangulong Macapagal na naglalayong mapatatag ang kalagayan at kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Ngunit ayon sa mga kritiko, ito ay nanatiling plano lamang at hindi na isakatuparan. Karamihan pa rin sa mga suliranin ng mga Pilipino ay walang maayos na tirahan at bukod pa ito sa mga suliranin sa kakulangan ng hanap buhay, laganap na kriminalidad sa lungsod at paglala ng polusyon. Ang pagbabago sa petsa ng pagdiriwang ng kasarinlan.
Si Pangulong Makapagal din ang naglipat ng petsa ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ginawa niya itong ika-12 ng Hunyo sa halip na ika-4 ng Hulyo. Kung ating gugunitain ang pagpapahayag ng pagsasarili ng Pilipinas noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 ay ginawa ni Pangulong Roosevelt ng Estados Unidos at ito ay natapat naman sa kaarawan ng kalayaan ng Amerika. Ika-12 ng Hunyo taong 1878 ang petsa kung kailan ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang kasarinlan ng mga Pilipino mula sa mga Espanyol. Para kay Pangulong Makapagal, marapat lamang na ang mga Pilipino ang magdeklara ng kanilang kalayaan. Sa kasalukuyan, ang ika-4 ng Hulyo ay pinagdiriwang bilang araw ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Amerikano o sa Ingles ay Philippine-American Friendship Day. Ang patakarang panlabas. Formal na naghain ng pag-aangkin at muling mapasa atin ang Saba si Pangulong Makapagal sa mga dahilang sakop ito ng teritoryo ng Pilipinas at sagana ito sa likas na yaman at maraming Pilipinong Muslim ang nakatira. Ang Sultan ng Sulu ang nagmamay-ari nito at ito ay pinaupahan lamang sa isang mangangalakal na Ingles noong taong 1877 at kinuha ito ng Britanya noong 10 Hulyo taong 1946. Pagkaraan ng 16 na taon, binalak ng Inglaterra na ibalik ang teritoryo ng Sabah sa Malaysia noong taong 1962 kasama ang Sarawak at Singapore upang bumuo ng Estado ng Malaysia. Dahil sa malaki ang pakinabang nito, tinutulan ito ni Pangulong Makapagal. Iminungkahi niya na magtatag ng samahan na bubuuin ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia o Mapilindo upang mapanatili ang mapayapang pag-uugnay sa pagitan ng tatlong bansa. Pinagkasunduan din nila na lulutasin ang suliranin sa Saba sa mapayapang paraan. Nagkaroon ng plebesito at bumoto ang mga mamamayan. Ninais ng mga mamamayan ng Saba na sumanib sa Malaysia kaya't nawalan ng saysay ang paghahabol ng Pilipinas. Nakikilala nyo ba ang nasa larawan? Magaling! Siya ang dating Pangulong si Ferdinand E. Marcos. Ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos ay nag-umpisa mula 30 Disyembre taong 1965 hanggang 21 ng Setyembre taong 1772. Noong Disyembre 30 taong 1965 ay nanumpa si Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Ipinagpatuloy niya ang programang reforma sa lupa, trabaho at pagbaba ng presyo ng bilihin. Kasama rin ang pagtaas ng sahod, pag-alis ng nepotismo at katiwalian sa serbisyong pampamahalaan. Ipinangako niya na magiging dakilang muli ang Pilipinas ayon sa pahayag niyang "This country will be great again" sa kanyang pamumuno. Si Fernando Lopez naman ang pangalawang pangulo. Ang mga programang pangkaunlaran sa ilalim ng pamahalaan ni Marcos. Inilunsad niya ang malawakang programang infrastruktura tulad ng paggawa ng mga kalye at tulay. Maging ang irigasyon, paararan, LRT at iba pa, kaya tinawag siyang infrastructure man. Upang matustusan ang mga proyektong ito, hinimok niya ang Kongreso na magpatibay ng bagong batas tungkol sa pagtaas ng buwis. Umutang ang pamahalaan ng salapi sa mga bangko at sa ibang mga bansa. Sa ilalim ng unang termino, nagkaroon ng maraming pagbabago. Ang ilan sa mga ito ay pagsasakatuparan ng higit na malawak na programa ng reforma sa lupa, pagpapagawa ng higit na modernong irigasyon at paraan ng pagsasaka, pagpapalaganap ng mga paglilingkod na pangkalusugan sa mga pook rural, pagbabago ng organisasyon ng hukbong sandatahan at pagbabawas sa kriminalidad,
Pagpapaunlad ng mga baryo na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nabigyan ng tiyak na kaparte sa kinikita ng pamahalaan. Pagsasaayos ng mga malalaki at maliliit na industriya. Pagpapatayo ng higit sa 80,000 silid-aralan. Pagpapagawa ng higit sa 6,000 kilometro ng mga lansangan tulad ng North Diversion Road mula Balintawak hanggang Tabang sa Bulacan. Pagsisimula ng Green Revolution. Pagkakaroon ng Miracle Rice. Paglaki ng produksyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng higit na modernong irigasyon at pagsasaka. Pagpapalakas ng kilusang kooperatiba. Paglawak ng pakipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas. At pagpapasigla at pagtangkilik sa ating sining at kultura sa pamamahala ng unang ginang Imelda Marcos. Atin namang talakayin ang pakikipag-ugnayang panlabas ng pamahalaan ni Marcos. Ang Pilipinas ay sumali sa mga gawaing pang-internasyonal sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Noong Setyembre taong 1966, ipinadala niya sa digmaan sa Vietnam ang Philippine Civic Action Group o PhilCAG na binubuo ng mga sundalo, inhinyero at medikong Pilipino. Nagtayo sila ng mga tahanang nasira ng digmaan at gumamot ng libo-libong sibilyan ng Timog Vietnam. Noong Oktubre 24 hanggang 26 taong 1966, inanyayahan ni Pangulong Marcos ang ilang bansang laban sa komunismo tulad ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand, at Timog Vietnam na magpulong sa Maynila. Tinalakay nila kung paano masusugpo ang paglaganap ng komunismo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Binigyang sigla rin ni Marcos ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang Asyano. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nagtatag ng samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa Ingles Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong taong 1967. Noong 21 ng Setyembre taong 1972, idineklara ni Pangulong Marcos ang batas militar na naging hudyat ng pagwawakas ng Ikatlong Republika. Para sa inyong pagsasanay, pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B, piliin at isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang aktibidad. Tapos na ang ating oras, atin nang alamin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot sa ating pagsasanay para sa bilang 1, C, bilang 2, D, bilang 3, E, bilang 4, A, at bilang 5, B. Nakuha nyo bang lahat? Mahusay! Tandaan natin ito. Nagwagi sa pagkapangulo si Pangulong Diosdado Macapagal matapos ang halalan noong Nobyembre 14 taong 1961.
layunin niyang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan sa ating bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at murang pabahay na matitirahan. Bahagi rin sa mga programa ni Pangulong Makapagal ang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka. Kasama nito ang pagpapaunlad sa kabuhayan ng ating bansa at nagpatupad ng reforma sa lupa, programang pangkabuhayan, pagbabago sa pagdiriwang ng kasarinlan at nagkaroon ng mga patakarang panlabas. Sinundan siya ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagsimulang manungkulan noong Disyembre 30 taong 1965. Siya ay nangako at nagsabi ng katagang, "This country will be great again." Nagpatupad siya ng mga programang pangkaunlaran at nakibahagi sa pakikipag-ugnayang panlabas. Idineklara niya ang batas militar na naging hudyat ng pagwawakas ng Ikatlong Republika noong Setyembre 21 taong 1972. May natutunan ba kayo sa ating aralin? Magaling! Ngayon naman, pumunta na tayo sa pagtataya. Para sa inyong pagtataya, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Siya ang 5th Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nahalal noong 14 ng Nobyembre taong 1961. A. Diosdado Macapagal, B. Ferdinand Marcos, C. Corazon Aquino, D. Fidel Ramos. Sino ang tumutol sa pagpapatibay ng Batas Republika bilang 3,844 na nilagdaan noong Agosto 8 taong 1863? A. Mga kasama, B. Mga hasyendero, C. Mga may-ari ng lupang sa pansakahan, D. Mga dayuhan. Sino ang nagwaging pangalawang pangulo sa naganap na eleksyon noong 30 ng Disyembre taong 1965? A. Gerardo Rojas, B. Manuel Manahan, C. Gonzalo Vasquez, D. Fernando Lopez. Anong bansa ang nag-aangkin sa Saba sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Makapagal? A. Singapore, B. Malaysia, C. Saba, D. Britain. Anong samahan ang ninungkahing itatag ni Pangulong Makapagal upang mapanatili ang mapayapang ugnayan ng tatlong bansa? A. ASEAN, B. Mafilindo, C. United Nations, D. WHO. Narito ang mga sagot para sa ating pagsasanay. Nakuha mo ba lahat? Magaling! Binabati kita at natapos mo na naman ang isa pang aralin. Kita-kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!